Hi guys! In this video, pag-usapan natin ang isang lending application na kung saan ay pwede daw tayo makapag-loan sa kanila up to 13,000 pesos. And ayon sa kanilang application, ay pwede daw nating asahan sa ating emergency na pangangailangan and napaka-easy na mag-disburse ang loan application na ito, guys. And fast solution din daw po ito. And sabi dito, money will be in your card in 15 minutes. So pwede daw tayo makapag-loan sa kanila in just 15 minutes, guys. So kung interesado kang malaman kung anong application nito, stay on watching, mag-subscribe and mag-like na rin para ma-update ka sa mga upcoming videos and tutorials. So welcome and welcome back to my channel, guys. So in this video ay pag-usapan nga natin ang lending application na ito na very easy na mag-apply dito, guys. But before we go on, ay disclaimer muna, ang video ito hindi po sponsored, hindi po bayad, guys, and hindi po ako isang agent. I'm just sharing kung ano po yung natuklasan ko or ano pong na-experience ko sa isang lending application. So, ayun na nga guys, at pag-uusapan natin ang lending application na ito na nagpapautang up to 30,000 pesos. Ang loan application na to guys ay si Cash ni Juan Safe Online Lending and powered by Snap Cash Lending Incorporated. And meron daw silang 4.6 na stars and 2,000 reviews. So, sabi dito 7.5 download and rate for 3+, alright? So, ayon sa kanilang application din, guys. So, titignan natin ang about application. Cash ni Juan is a trusted online lenders that offers unsecured and instant cash loan to ordinary borrowers in the Philippines. Okay, so advantage daw dito, loan up to 300,000 pesos. And free choice of repayment up to 180 days and 7 by 24 hours or in 24 hours online reviews, high approval rate, and fast disbursement daw po sila, guys. Okay? So, makapag-loan lang daw dito yung mga 18 above. Ayan, yung may mga IDs and valid phone number. So, yun po ang tatlong kailangan para makapag-loan daw sa loan application na ito, guys. So, let's move on. So, syempre, download natin sa Google Play Store. Ayan. So, upon downloading, guys, ay makikita dito yung agad-agad na offer nila. Pero, mind you, guys, na hindi po ito yung talagang i-offer sa'yo or yung talagang actual na maloan mo sa application na ito. So, sabi ito, hi friend, up to 30,000 pesos. Ayan, so click natin ng apply now. And pagka-apply now or pagka-click natin ng apply now, guys, ay makikita natin dito, loan amount from 3,000 to 30,000 and payable up to or repayment time 210 days, guys. Okay? So, sabi ito, sign up or log in. So, syempre, pag first time is magsa-sign up. So, i-require nila yung ating phone number. So, dapat po ay active yung ating phone number para mag-send sila ng OTP. So, hindi na po yun bago, guys. And then, please read and agree loan service and privacy agreement. Ayan. So, click natin yung parang box na maliit and then sign up. Okay. So, pagka-sign up natin ay mag-a-ask sila or i-allow natin ating device, ang ating location, phone or SMS, ang ating mga phone numbers o mga phone book, ganyan. So, allow daw. And then, tap natin ulit yung apply now para makaproceed tayo. And magtatanong sila ng basic information. Number one dito is ang usage of loan, kung saan po daw natin gagamitin. So, meron dito yung personal, daily consumption, family daily consumption, digital, houses, medical costs. So, meron yung mga pagpipilian dun, guys. Okay, number two is yung email natin and tatanungin din ang ating Facebook link. Ayan, and then meron din dito yung industry category, like religion, marital status, and ang ating backup phone number. Pero optional yun, guys. And then, religion, industry, educational background, and residence, kung nagre-rent ba tayo or hindi, or kung permanent house ba natin, permanent address. And after nun, guys, is submit na natin. So, magpaproceed na tayo sa isang page na kung saan ay maglalagay tayo ng emergency contacts.
So, sa lending application na to, guys, is nangailangan sila ng 5 na personal reference contact. Ayan. So, relation, name, telephone number. So, ang pinakauna, guys, na tatanungin is, or pagpipilian is either father, mother, or siblings. So, hindi po pwede yung mga colleagues, ganyan. So, it's up to you, guys. And then, sabitin natin. So, upon submitting, guys, is magpo-proceed naman tayo dito sa authentication na kung saan ay magbibigay tayo ng ating ID. So, sa ID naman, guys, ito yung mga kailangan nila. Ayan. So, UMID, SSS, TIN ID, passport, driver's license, voter's ID, GSIS card, and yung Philippine ID po natin. So, yun po yung mga kailangang ID lamang dito sa lending application na ito. And, syempre, ilalagay natin ng type of ID, ayan, and yung number ng ating ID, and then yung picture ng ating ID. Meron din dito yung facial expression, ayan, or facial recognition. And ilalagay natin dito yung first name, ayan, last name, gender, birthday natin. So, yun guys, so personal information ang ating ilalagay. So, next naman ay, dito naman tayo sa references or job information. And ito yung mga optional naman, guys. So, kung gusto mong ma-approve ka agad-agad, ay pwede ka namang mag-upload dito ng mga payslip mo, ng work mo, ng business permit mo, ganyan. Pero optional, guys, kung gusto mo lang. So, pwede mong skip or pwede mong submit. Ayan. Sabi dito, upon submitting, warm reminder, your loan application will be submitted. Please keep your phone answered within 24 hours. We will communicate with you over the phone. Thank you for your support. Okay, so sa loan application na ito, guys, ay doon lang po ako nag-stop. Hindi ko na po sinubmit. Hindi ko na po na-click yung submit, guys. Kasi nga, hindi pa naman po nila binigay yung actual na pwede nating makuha or pwede nating ma-loan sa kanila. And baka i-review pa ito, guys. And i-send na lang sa inyo kung na-approve ba or hindi. Pero for me, hindi ko na lang po sinend kasi baka lang na magkakaroon lang tayo ng record sa kanila, makukuha lang nila yung personal information natin. So, hindi ko na lang po tinuloy kasi may mga instances po na ganun, guys. So, sa loan application na ito, guys, ay hindi ko na talaga sinend. Pero, ang pagkakalam ko is, ang term din nito is 7 days. And, ang pwede nating makuha is up to 1,500. Baka lang po, guys. Comment down below sa mga naka-experience po sa lending application na ito. So, for now, ay titignan natin yung mga reviews, yung mga nilagay ng mga nag-loan na guys dito sa kanilang application sa Google Play Store. Sinasabi ko na kanina na meron silang 4.6 pero 4.5 po ang nakalagay dito na reviews and 2.6 na stars, okay? So, let's go to the positive side, guys. So, sabi dito, a very smooth and exceptional experience using this app since it's some kind of a user-friendly platform, highly recommended this, guys. Sabi ni Leo Milliares, love the smooth transactions. At first, you may know it's legit because unlike other platform, they collect fee at first to proceed your loan. So, hindi ko alam, guys, yung mga nagko-comment dito kasi parang hindi sila Pilipino sa mga nagko-comment dito sa mga positive na comments. So, dito naman tayo sa critical na comments kasi mas maganda and I think na medyo legit yung mga nag-comment dito. Sabi dito, sa one star, it happened twice. My apply or application rollback in completing it. Confused, rather why not sending info if approved or not. Yun po yung sinasabi ko na hindi, ewan ko, basta hindi ko naiintindihan ng loan application na ito. And second one, not yet approved and it's first time loan application that waiting for so long, not recommended for quick needs. Ayan, so hindi daw sila nag-approve agad or matagal mag-approve. Ayan, you did not approve my loan, it's just waste of time, it's so annoying. So yun ang ginawa ko, guys, na hindi ko na lang sinubmit yung application para safe pa tayo sa mga information natin. Kasi sabi dito na ang tagal daw mag-approve and yung iba pa ay hindi pa na-approve. So that's it my video for today. And if you wanna know more sa mga iba pang mga legit na lending application, ay ayan po yung link. Ilalagay ko dyan yung link or dito yung link na kung saan ay meron po yung mga na-review ko na nung past. Meron po mga legit at meron din katamtamang legit na 7 days ang payment
repayment period. So thank you for watching, guys, and I hope to see you on my next one.